Sa isang pamayanan na mataas ang kaalaman sa mga panganib at handa, mababawasan ang kalamidad at mga aksidente at maiibsan ang mga epekto na dulot nito. Ito ang pilosopiya ng Safe Metro Program ng Metropolitan Manila Development Authority. Ang pagpapatupad ng Safe Metro ay isinasagawa ng MMDA sa pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at organisasyon na kabilang sa Metro Manila Disaster Coordinating Council at mga international organization. May dalawang pangunahing layunin ang Safe Metro Program na isinusulong ng tanggapan para sa pangmadlang kaligtasan ng MMDA. Una, tumaas ang kamalayan at kamulatan ng mga mamamayan hinggil sa mga panganib sa pamamagitan ng pagpapakalap ng mga impormasyon at kaalaman kung paano maiiwasan ang mga aksidente at kalamidad. Pangalawa, ang pag-angat ng kakayahan ng Metro Manila tungo sa magaling na pagtugon sa mga pangangailangan ng taong bayan sa kapag may mga aksidente o kalamidad sa pamamagitan ng pagsasanay at pagtalaga ng sistema at kagamitan sa iba't ibang panig ng kalunsuran. Dahilan na rin sa resulta ng isang pag-aaral na tinaguri ang Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study na isinagawa ng Japan International Cooperation Agency, MMDA, at ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology noong 2004, kung saan pwedeng salantain ang maraming bahay at gusali, bunga ng isang malakas na lindol, itinatag ang Metro Manila Quick Disaster Response Project. Kaugnay ng proyektong ito, itinalaga at ikinalat na ng MMDA ang mga Disaster Response Equipment and Tools Field Storage Units o mga DRET-FSU sa iba't ibang bahagi ng Kamaynilaan na mataas ang risk upang dagli ang mapakinabangan ito ng mga emergency response teams at mga mamamayan sa oras ng matinding pangangailangan. Ang mga DRET-FSU ay naglalaman ng mga gamit sa pagsagip ng mga biktima na natabunan ng gumuhong gusali. Ang mga DRET-FSU ay matatagpuan sa MMDA Guapotel sa Port Area, Manila, MMDA Guapotel sa Abad Santos, Manila, MMDA Emergency Stations sa EDSA Corner Timog Avenue, EDSA Corner Ortigas Avenue, Mandaluyong, EDSA Corner Rojas Boulevard, Ramon Magsaysay Boulevard sa Nagtahan, Manila, EDSA Corner Orense Street, Makati, C5 at C5 Taguig malapit sa SLEX Tollgate. Matatagpuan din ang mga DRET-FSUs sa EDSA Balintawak, Caloocan, President Quirino Highway Corner President Osmeña Highway, Manila, Marikina City Engineering Workshop, dulo ng R10 sa Navota City, Commonwealth Avenue Corner Tandangsora, Quezon City, Commonwealth Avenue Corner Batasan Road, Pure Gold Parking Lot MacArthur Highway, Valenzuela, Quirino Highway, Corner Regalado Avenue, SM Marikina sa Marcos Highway, Zapote Road, Corner Quirino Avenue, Las Piñas, Alabang National Road, Muntinlupa, SLEX Bikutan, Paranaque, C5, Corner Ortigas Avenue, Pasig, at Sixto Avenue, Corner Pasig Boulevard, Pasig. Puspusan ang ginagawang pagtuturo ng MMDA sa iba't ibang grupo, lalo na sa mga local government units at barangay, ng kaalaman kung paano gamitin ang mga nilalaman ng mga DRET-FSU at pagsasagawa ng maramihang pagsagip ng buhay sa pamamagitan ng kursong tinaguri ang Earthquakes and Landslide Search and Rescue Orientation Course o ELSAROC. Mahigit 4,000 na ang dumaan sa ganitong pagsasanay na kinabibilangan ng mga kawani ng local government units sa Metro Manila at mga sangay ng pamahalaang nasyonal, reservists, ROTC at CWTS students sa kolehiyo, mga kawani ng pribadong kumpanya at mga mamamayan sa mga barangay.
Ang El Sarok ay kadalasang isinasagawa tuwing katapusan ng linggo upang marami ang makakapagsanay nang hindi nababalam ang kanilang gawain. Ang kurso ay 2 araw ang itinatagal na kinabibilangan ng mga sumusunod na paksa. Kaalaman tungkol sa lindol at mga epekto nito. Ano ang umiiral na mga konsepto at sistema na may kinalaman sa paghahanda at pagtalima bago sumapit at kapag nagaganap ang kalamidad? Ano ang karaniwang nangyayari sa mga gusali sanhi ng malakas na pagyanig ng lupa? Paano bumuo ng search and rescue squad? Ano ang dapat tandaan tungkol sa kaligtasan? At ano ang mga kailangang kagamitan? Ano ang mga ginagamit na international signs and symbols ng emergency teams? Ano ang mga pamamaraan ng paghahanap ng mga biktima na nakulong sa mga gumuhong estruktura? Kaalaman sa pagpapatibay ng gumuho bago pasukin at paano tatanggalin at iuurong ang mga nakadagan sa biktima? At kung papaano papasukin ang estruktura kung saan posibleng naroon ang biktima, pamamaraan ng paggagamot at paglalabas ng sugatang buhay. Ang mga matagumpay na nakatapos ay pinagkakalooban ng katibayan ng dagdag kaalaman. Dapat nating tandaan na upang maiwasan ang pagbuho ng mga estruktura at maging ligtas tayong lahat sa malakas na pagyanig ng lupa, mahalaga na pagtibayin natin ang ating mga gusali at sumunod sa itinakda ng mga umiiral na mga kodigo. Palagi ang magsasagawa ng inspeksyon o sumangguni sa mga inhenyero o mismong building officials sa inyong lungsod at bayan. Kapag sapat ang kaalaman, sumusunod sa mga batas at may paghahanda, ligtas at uunlad tayong lahat. Ang kaayusan sa isang pook ay nagmumula sa pagbabalangkas ng mga alituntuni kagiginhawa ng nakakarami. Kung may political will, titino tayo. MMDA, working for a guwapong metro.